Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio at kayo malugod, no, na inanyayahan na makiisa sa ating banal na pagdiriwang sa araw na ito. Kaisa ng mga panalangin na ipinagkatiwala sa inyo ng inyong mga mahal sa buhay at mga taong ipinagkatiwala din yung kanilang mga intensyon at panalangin. Sa araw pong ito ay inaalala natin ang kapestahan ni Saint Ignatius of Loyola, isang paring Jesuita na noon ay isang sundalo na habang siya ay nagpapagaling sa kanyang mga sugat dahil sa kanyang pakikipaglaban, ay natutok siya sa pagbabasa ng mga aklat tungkol sa mga buhay ng mga santo, kung saan sa pamamagitan nito ay muling lumago at napalapit ang kanyang buhay sa Diyos. Siya din ang itinuturing na founder ng Society of Jesus o yung SJ ng mga Jesuita, kung saan nagsimula sa Paris, ang buhay nila ay natuon sa pagsiservisyo sa simbahan at sa tao. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan sa tulong niya at sa pagtulad sa kanya na nakahimok dito o pakahimok dito sa lupang ibabaw. Kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na yon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat.
Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, "Parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan," sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, "Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon." Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakaling mahingi ko kayo ng tawad." Umahon nga sa bundok si Moises at dumating sa Panginoon. Sinabi niya, "Napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan." Sumagot ang Panginoon, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, parurusahan mo sila sa lugar, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo, at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit, darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na dakila, nilikha. Sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na iyong ginawan doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon, si Moises na magitan siya, at hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Magulang natin Diyos sama, anak ng salita niya, tayong mga aning ulo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinhaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, anupat na pamumugara ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinhaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinhaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta, "Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Happy Monday morning. Masaya po ba kayo? Yes. Happy? Okay. Of course, lagi tayong happy. Lalo na kapag tayo ay nasa pagdiriwang ng banal na misa. No? Nakikisa tayo kay Kristo. At sa pagtanggap natin sa kanyang banal na katawan through sa Holy Communion, naandoon yung kasiyahan ng bawat isa. Kaya dapat sa tuwing tayo ay dumadalo ng banal na pagtitipon o banal na pagdiriwang tulad ng misa, tayong lahat ay dapat may ngiti, nagagalak. Pero yung iba sa atin ay natural na yata yung nakasimangot. No? Yun na yata yung natural sa iba. Ngiti din tayo kapag may time, no? Ngiti-ngiti din tayo kasi minsan yung mga ngiti natin ay minsan nakakapagpabago sa disposisyon ng ibang tao, no? Minsan hindi natin alam na yung simpleng ngiti, simpleng tuwa, no, na makita sa ating mga mukha ay maaaring makapagpabago sa mga taong nakakasalubong natin kahit hindi natin kilala. Kaya kailangan palaging happy ang itsura, kahit hindi kalugod-lugod, no, ang itsura. So, joke lang po. So, ngayon ay tayo'y natitipon sa araw na ito muli sa Pambansang Damban at Parokya ni Santo Padre Pio. At ganun din, may mga kapatid tayo na hindi natin kasama ngayon sa pisikal na pagdiriwang sapagkat sila ay sumusubaybay, no, sa ating FB Live sa iba't ibang panig ng mundo, no, kaya naman dapat kasama din natin sila sa pagdiriwang na ito, lalo na yung mga may sakit, yung mga bedridden, no, na hindi na nakakaalis ng kanilang mga bahay. So kasama natin sila sa ating mga panalangin at intention sa araw na ito. At ganun din, no, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, ngayong oras na ito, yung dati kong community dito sa Cebu ay mga nanonood, no, at nakikinig at dumadalo din ng misa dito sa San Alberto. Kaya batiin ko lang sila, no, maayong buntag sa tanan diha sa San Alberto, no, na nagtanaw karon sa atong Santos na misa, no. So ako po ay nadestino ng 3 years or 6 years sa Mindanao at saka sa Bisaya, no. Kaya kahit papaano kabalo, no, o natuto ng Cebuano. So mga kapatid, maaaring sa buwan ng July ang limit-limit niyong makarinig tungkol doon sa mga talinhaga, no, yung mga parables. Kayo po ba ay nagsisimba araw-araw ang marami sa inyo? Sino po dito ang nakakapagsimba sa araw-araw? Wala, no? Yung tuwing Linggo, nakakapagsimba. Nako,
wala pa ata sa ikasampu, no? Nagsimba ngayon dahil birthday. Happy birthday. Ayan. Happy anniversary. Ay. Okay, mamaya na lang po yung blowout, no? So tayo, may mga dahilan minsan kung bakit tayo nagsisimba. Minsan personal, minsan very urgent, no? Na kahit hindi tayo pala simba, pero pag may mga kailangan, ay tatakbo kay Lord o dito kay Santo Padre Pio para hingin ang kanyang intercession. Dapat hindi ganun, no? Hindi tayo tumatakbo sa Diyos kapag tayo may kailangan lamang, no? Dapat sa araw-araw, kung nakakaluwag man tayo sa oras at panahon, maraming paraan para tayo ay makapagsimba, para tayo ay makadalo sa mga pagdiriwang gaya nito. At kung ating pagbabatayan ang ating mga pagbasa ngayon, lalo sa ating ebanghelyo, binigyan tayo uli ni Jesus ng dalawang talinhaga, yung mga parables. Yung una, ano yung una pong talinhaga? Tungkol sa butil ng mustasa. At ang pangalawa, tungkol sa yeast o libadura. Alam niyo mga kapatid, halos lahat naman tayo, of course, ng mga tao, kasama na yung ibang may mga buhay, nagsisimula po tayo sa pagiging maliit. Tayo mga tao ay of course, nung ipanganak, sanggol, maliit tayo. Yung iba hindi na lumaki, no? Hindi ko ibig sabihin talagang hindi na biyaan ng height, no? Nung ipinanganak tayo sa mundong ito, tayong lahat ay dumaan sa pagiging sanggol. Eh sino ba naman sa atin ang ipinanganak na 5'10" na o 6'? Unless doon ka lumabas sa elepante o di kaya ay sa giraffe. Pero hindi pwede mangyari yun. Lahat tayo dumaan bilang tao sa pagiging sanggol, sa pagiging maliit. At pagkatapos, dahil tayo ay inaalagaan, tayo'y pinapakain, naaruga, ang ating mga magulang ay katuwang natin o katuwang tayo para tayo unti-unti lumaki, tumaas, mabiyaan ng malaking katawan at ang ating buhay ay magsisimula o nagsimula na. So mga kapatid, ano nga po ba yung nagpapalago ng ating pananampalataya? Upang yung ating kapwa, kahit papaano, ay makinabang o may makuha sa atin. Ano po ba yung pakinabang sa atin o ating kapwa in terms ng ating faith? Eh ano pa nga ba? Kundi yung pagpapalago ng ating espiritual. Pinapakain natin ang ating espiritual, no? Para tayo'y lumago sa ating pananampalataya. Halimbawa, tayo'y nagsisimba sa araw-araw, dumadalo sa mga banal na pagtitipon, na kahit ang iba sa inyo'y malalayo ang pinanggalingan, pupunta kay Santo Padre Pio dahil may mga debosyon. At kung ano-ano pang debosyon ang mayroon sa bawat isa sa atin, pinagyayaman natin ang debosyon natin at ang ating pagiging Kristiyanong Katoliko sa pamamagitan ng pagsisimba araw-araw. At ganun din, yung pinakamalapit sa ating mga tahanan na minsan na hindi natin napapansin. Yung basahin ang teaching at aral ng ating Panginoon, yung buhay niya through Holy Bible. O ngayon, sino ba sa inyo ang may mga Biblia sa bahay? Oh, nahiya pa magtanong kasi ang kasunod, may Biblia kayo. Nagbabasa ba kayo? Sino ang nagbabasa? Sige lang, wala namang, tinataas lang po ang kamay, huwag kayong mahihiya, no?
baka kasi may sumingaw. Ganun pa man, through the Bible, dito tayo nakakakuha at nadadiscover yung tungkol sa ating Panginoong Diyos, kay Jesus, yung mga aral, yung mga teachings, yung kanyang buhay. Upang sa ganoon, mapalago natin yung ating pananampalataya. And eventually, maaari itong makatulong at maibahagi natin sa ating kapwa. Sa araw na ito, my dear brothers and sisters, gaya ng nasabi ko, may dalawa tayong talinhaga. Ang binhi ng mustasa at ang libadura. Pinakamaliit ang binhi o butil ng mustasa. Pero sinasabi sa ating ebanghelyo na kapag ito ay lumago, nagiging puno. Pwedeng pamugaran ng mga ibon, pinakamalaki sa lahat ng mga gulay. Samantalang ang libadura o yeast, yung ginagamit sa pagpapaalsa ng tinapay, tingnan nyo yung dough ng tinapay kapag walang pampaalsa. Hindi ba ito ay flat lang? No? Pero pag nalagyan ng yeast ng pampaalsa, nagkakaroon ito ng transformation. Umaalsa, umaangat, lumalaki ang tinapay. At alam naman natin na ang tinapay ay staple food ng Europa at mga ng Amerika. Samantalang tayo dito, ano yung staple food natin? Rice. Itong dalawang talinhaga na to ay may mga reminders para sa atin ng Panginoon. Kaya nararapat lamang po na tayo mapakain natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagdalo sa mga banal na misa, sa pamamagitan ng spiritual na pagpapakain upang sa ganoon nararapat nating ugaliin na matutunan ding aralin ang katuruan, ang buhay ni Kristo upang sa ganoon mas lalo tayong lumago, magkabunga, magsanga, at lalo tigit umalsa ang ating pananampalataya. At yun ang paanyaya para sa ating lahat. Kaya kung itutuusin, isasali natin itong ating mga natutunan sa banal na misa, lalo sa kanyang mga salita, para mag-reflect at maibahagi natin sa ating kapwa. Pagkatapos nyo bang umaten ng banal na misa, ano na ang ginagawa nyo sa inyong mga tahanan? Nakukuha nyo bang pagnilayan ang mga salitang narinig nyo dito? O wala na lang halaga sa inyo yung mga salita na maaaring narinig nyo at maaaring may sa buhay nyo bilang mga Katolikong Kristiyano? Dapat nagre-reflect yan sa mga buhay natin. Natutunan nating palaguin. Natutunan nating pabungahin upang sa ganoon makita sa atin ang ating kapwa, maibahagi natin sa ating kapwa kung ano yung mga salita na ating narinig at maaaring maisabuhay kapag tayo ay nakadalo ng banal na misa. Sabi nga, walk the talk. Kung ano yung ating sasambitin, kung ano ang ating mababahagi, ay siya ding makikita sa ating buhay pananampalataya. Alam nyo, my dear brothers and sisters, nakakatiyak ako na walang ibang hinahangad si Jesus sa ating lahat kundi lumago tayo sa ating pananampalataya at maisabuhay ito ayon sa inaasahan sa atin. Paano kung bihira na lamang kayong magsimba? Paano kung wala na kayong oras
magbasa man lamang kahit isang bersikulo ng Biblia. Sa tingin niyo ba, lalago, lalaki yung ating pananampalataya? Kung pagdarasal ng rosaryo ay nahihirapan ng iba at hindi nagagawa, paano natin masusustain? Paano natin mapapalago yung ating pananampalataya? Paano tayo lalago sa ating pananampalataya kung hanggang ngayon ay napakadamot mo pa rin? Kung hanggang ngayon, kapag nagbibigay ka sa iyong kapwa, ay umaasa ka lang palagi na may kapalit at balik sa iyo. Paano kung nagbibigay ka ay dahil alam mo na ang bibigyan mo ay kamag-anak mo o kaibigan lang? Paano ka magbahagi sa iba na hindi mo kilala o wala kang inaasahang kapalit? Marami sa atin pumupunta dito sa dambana ni Santo Padre Pio, ang dami-damang bit-bit na panalangin. Ang dami-daming ipinapangako kay Santo Padre Pio na kapag natanggap na at naibigay through his intercession, nakakalimutan ng bumalik at magpasalamat. At kapag magbibigay, kailangang ipaalam pa sa mga kasama. Kailangan pa na malinaw sa sobre ang kanilang mga pangalan na para bang may attendance sa langit. Bakit hindi natin ibigay ng kusa at ayon sa nilalaman ng ating mga puso upang sa ganoon tunay na lumalago tayo sa ating pananampalataya? Huwag tayong maging madamot kapag kung anong meron tayo, kapag ito'y sobra na, matuto tayong magbahagi. Sapagkat ang lahat ng sobra ay kalabisan at hindi na ito para sa atin. So my dear friends, totoo, our faith is a gift from God. Subalit alam nyo, dapat natin itong pagyamanin. Itong biyaya ng pananampalataya sa pamamagitan ng ating aktwal na pagsasabuhay. Upang sa ganon, masabi natin, totoo tayong lumalago sa ating pananampalataya ng may pakinabang. Nakikita sa ating mga gawi, sa ating mga kilos, sa ating mga salita. Totoo tayo, totoong lumalago tulad ng butil ng mustasa, tulad ng yeast o libadura, may pakinabang sa bawat isa at sa ating Diyos na sinasampalatayanan. Amen. Para po sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa mga buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin sa itinatag mong pagdiriwang na siyang batis ng Tanang Kabanalan. Mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayon si San Ignacio de Loyola ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Yesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kapalit sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad na huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Peace with you. Kordero ng Diyos, sa nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalaw mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ito si Jesus, ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Katulad ng mga buti na maging tinapay na nagbibigay buhay, kami na'y matipon din at maging bayan mong giliw. Isang Panginoon, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga ubas na pinigat naging alak. Sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan. Kami naway maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyaw. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan.
hangad, isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat ngayong ginugunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailanpaman ng iyong kamahalan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Timan karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwina na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin na isinasagawa natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church, at ng minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary, muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring kainan at puntahan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego o Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main art entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana
ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang natin sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad o ad experimentum ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag at kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga nakareserve na schedule noong nagdaang taon pa at nagkasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Para po sa inyong mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina ng aming parokya. Ang susunod pong misa ay sa ganap na alas 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga pagbabasbas sa mga gamit sa panalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga mapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Ihanda niyo po yung inyong mga pagbabasbasan ng mga imahin, mga rosaryo, mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli, magandang tanghali po sa kanilang lahat
At mag-iingat po kayo sa inyong mga pag-uwi. Salamat po. Humayo na tibayan, kanyang pagkalingat habang isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kahayaan.